What's up mga kaliwat, magpagpalang araw ito sa ating lahat. Alam mo bang kaya ng mga pagpatayo ng bahay ang halagang 30,000 pesos? Paano? Tara ating alamin. So ito na nga po pala yung kabuuan ng bahay. Yan po yung harap, kung makikita ninyo yung silang maliit na terrace. At ito naman po yung sa gilid ng bahay nila. Dyan po sila magbibilag ng kanilang mga produkto gaya ng palay, mais, okra at iba pa. So ito naman po yung likuran. Yan, may maliit pang saging. So ito naman po yung pinakaharap. Okay, meron pa pong mayaba. Ito naman po yung sa gilid po ng bahay nila. So pwede pa po sila maglagay dyan ng kulungan ng mga manok. Ito naman po sa kabilang gilid po. Sa right side, yung kanina makikita niyo sa left side. So ito naman po yung malayong distansya ng harap ng bahay nila. At ang kasunod yung kanilang pinaka main entrance. Okay, so dito naman po, ito po yung view ng kanilang terrace. Okay, so kasunod naman, ito po yung kanilang pinaka kwarto. Makikita niyo po, nakahiga pa po yung kanilang bamboo bed frame. Ito naman po yung parang bodega nila. At syempre, yung kasunod po ay yung TV stand nila o pagpapatunga ng TV. Dyan po nila ilalagay yan. At yan sa baba naman, pwedeng components. Ito naman po, ayan po yung paglalagyan po ng halo. Gagawing saminto po yan. So, ang flooring po nito ay saminto. Siguro hindi po kayo naniniwala na ang halaga ng bahay na yun ay umabot lang po ng 30,000 pesos. So, ako din po ay hindi makapaniwala sa ganong halaga, sa sobrang mahal po ng bilhin ngayon. Kaya nag-chat po ako kay Madam at ito po yung kanyang sagot. Ayan na nga po, makikita natin yung kanyang reply. So, ito daw po pala ay yung mga natumbang punong nyog. Yun ay pinalagari nila ng chainsaw. Meron din naman po silang mga kawayan. So parang ang binayad lang po talaga nila dito is yung pinaka-labor. So sa materials, parang iilan lang po yung binayari nila o nasa magkano lang po. Siguro yung amakan, pako, yero. Kung makikita din po ninyo, yung yero nila ay luma.